What's up mga guys? Welcome back to our channel. And by the way, wala talagang kuryente ngayon sa panahon ngayon. Siya nga pala, ngayon ay November 12. As of now, kung titignan nito, walang kuryente yung ilaw. Sabi ng daw, wala daw ilaw, pero lagi naman nandiyan dyan yung ilaw. Hindi naman nawawala. Ang laging nawawala minsan ay kuryente. Correction lang po, kuryente po ang nawawala, hindi po nawawala ang ilaw. Ayan po, kung binuksan po natin, tina-turn on ko, ito po, ito po, naka-on po yan. Check po natin, walang kuryente, hindi walang ilaw. Okay po? So, ito, nakikita nyo, bakit po may kuryente yung modem ko? Kasi hanggang ngayon, ginagamit ko yung tech class na binili ko dati. Ito no, sa makikita nyo, ginagamit ko pa rin tong USB step up na transformer para at least mabigyan niya pa rin ng 12 volts ito. Usually 5 volts talaga lumalabas dito sa tech class, pero kinoconvert niya to 12 volts para masupply niya ng 12 volts itong fiber modem namin na PLDT. So ngayon, wala pa akong tulog, umaga, katatapos lang ng work from home ko. Tingnan nyo, laki-laki na ng iBag ko ngayon. So as of now, buti kumain naman ako. Medyo nangihina na nga ako sa lagay na to eh. So, meron nga pala kayong mapakita sa inyo guys. Pwede tayo mag-DIY habang walang kuryente. Kung wala naman kayong gasol, pwede tayo magluto. So guys, no, makikita nyo, wala pa rin talagang kuryente. It's been about 11 hours na. So, hindi walang ilaw ha. Correction lang, walang kuryente. And ito po, DIY. So sa ngayon, nagluluto tayo sa mesa ko. At ayan, nakapatong sa mga lata ng sardinas. Nakikita nyo, ginagamit lang namin sa ngayon ay yung mga gamit ng mga barbecue stick. Ayan, may chopstick pa. Sa ngayon, nagluluto kami ng hotdog kasi wala pa kaming umagaan sa ngayon. So sa mga gustong mag-DIY dyan, nag-ingat na lang kayo, baka masunog nyo pa yung bahay nyo. So ito, malapit na maluto. So, palagay at luto na rin yan. Sa ngayon guys, yun ang magagawa natin so far kung walang kuryente. Pero at least nakakapag internet pa rin dahil nasusupply pa rin ng power bank yung modem. So, yun po guys, no. So far, nawala na rin ng tubig kasi dito sa lugar namin ang ginagamit ay pump dun sa may bandang water district. Sa ngayon ay syempre pahinga-pahinga lang muna. At ito, malalaki na yung iBags ko, so mapapansin nyo. Yun, tuloy-tuloy pa rin tong ginagamit naming modem sa pamamagitan ng power bank. So sa mga nag-work from home dyan, hindi nalulungkot ko dahil nakakaranas kayo ng mga power outage at hindi nyo natutuloy yung mga work nyo. So kadalasan kanya na nagbuting problema kapag ka nasa bahay ka nagtatrabaho. Nasolusyonan na kasi yun eh, matagal na. So kung gusto mo makabawi sa pera, at least kung gumili ka, magsakripisyo ka na ng kahit konting pera sa nakukuha mong sweldo, maglaan ka o mag-invest ka sa power bank. Hindi naman sa pinopromote ko yung mga power bank na nasabi ko. Nakakatulong yun ng malaki para may pagpatuloy nyo ng maayos yung trabaho nyo. Ngayon naman, sa pagdating sa mga equipment, lalo na computers, masasuggest ko talaga na yung low power usage na mga laptop katulad ng mga Chromebook or sabihin na natin mga Windows laptop na medyo malikaliitan lang. Huwag naman kayo bumili ng mga gaming laptop kasi hindi naman necessary kung hindi naman kayo gamer. Mga tama lang, yung mga Core i3, yung mga sabihin natin mga AMD Ryzen, yun, matitipid dyan sa kuryente, mga 65 watts lang alas ng kuryente. Pero pagdating sa power bank, syempre, kailangan niya pang i-convert dyan into 18 volts. Minsan kasi, ang input ng mga laptop kasi is 18 volts eh. Pero dito sa ginagamit yung laptop sa ngayon na, ayun, na galing sa Acer, yung mismong laptop na ginagamit ko, yun yung Chromebook na kung saan pwede kang gumamit na USB. Itong ginagamit ko kasi sinasaksak ko yan sa laptop pag nag-charge ako. So, mabagal lang siya mag-charge. Pero, kailangan mo pa rin talaga gumamit ng mga mas matataas power bank. Tulad ng mga
nakikita natin sa Lazada, yung mga high-powered power bank. Yun yung mga katulad ang ginagamit sa mga Nintendo Switch eh, yung power bank para dun eh. Yung mga kanya-kanyang power bank na binabagayan eh. Pero dito sa laptop na ginagamit ko, medyo kulang siya. So kailangan niya pa na mas mataas na klaseng power bank para at least mabilis mag-charge. Pero dito, kailangan mo pang hinaan yung brightness ng laptop mo para gumana ng pag-charge siya. Kasi pag tinaas mo yung brightness ng laptop mo, ang mangyayari ay kakainin lang halos ng brightness ng laptop mo yung pumapasok na pag-charge ng power bank mo. Ganun din, hindi rin. Bumababa pa rin. Makikita mo yung battery level ng laptop mo, bumababa pa rin. So, hindi pa rin nag-charge. So, ganun din. Pero kailangan mo talaga babaan lang yung brightness para at least kahit madilim, at least nakakapagtrabaho ka pa rin. Hindi naman sobrang dilim eh. Makikita mo pa rin naman yung ginagawa mo. Pero tuloy-tuloy yung trabaho mo. So far, nag-start ako kagabi. Natapos ako ngayong umaga. Tuloy-tuloy yan. 1 bar na nga lang pala natira eh. Sa mismo teklas na ginamit ko ng power bank. Kaya ito. Natapos na rin sa wakas yung trabaho ko. Pero hopefully mamaya magkaroon ng kuryente para at least ma-charge ko lahat ng mga power bank at mapagpahinga ko naman itong modem kasi halos sa buong araw na ginagamit yun. Pwede namang gamitin araw-araw na naka-turn on basta halagyan mo lang siya ng hangin para hindi mag-init yung modem mo. Sa nga pala sa mga gumagamit ang modem dyan, akala nyo hindi ginagamitan ng mga hangin yun para hindi mag-init. Kasi kaya din minsan yung mga modem natin na mamatay mag-isa dahil yung circuit sa loob yan, may umiinit din ng mga component yan. Para din TV yan eh, may mga umiinit sa loob sa part. Kaya minsan nagloloko. So, natural lang yun sa modem kasi kailangan nyo magpahinga rin. So, kung gusto nyo 24 hours a day, 7 days a week, ginagamit yung modem na walang turn off, pwede nyo siyang tapatan ng maliit na hangin. Yan, ganyan. So, sa ngayon, hindi ko muna siya ginagamitan kasi malamig ang panahon ngayon at bumabagyo. Kaya yun, ang mapapayo ko lang sa inyo, magtipid na lang kayo ng kuryente, gumamit na lang kayo ng power bank kung kinakailangan. Lalo na sa panahon ngayon, pandemic, yung iba lumalabas na talaga, requirements ng mga company na talagang mag-onsite sila, buti na lang itong company na napasukan ko so generous at nakakapagtrabaho pa rin sa mga home. So yun lang, kailangan mo lang talaga ng mataas at mabilis na internet speed na requirements para dun sa mismong trabaho na ginagawa. Yun, share ko lang sa inyo guys at yun, sana makatulong sa inyo itong video na to. Oh by the way, kung hindi ka pa naka subscribe, please subscribe to this channel and also click on the notification bell and click on all so that you always be updated to my next video. Alright, so thank you very much guys and more power to you guys and we'll see you on the next video. Have a good day.